Ito na yung outcome ng ating sabaw. Look, yummy. Kain sila sa kwarto nila, guys. Hindi dito sa sala. Ayan, pamunas. May scientist din na ba? Ayan, mega love shout out mga kaibigan dito sa YT. Muli andito na naman na tayo sa kusina. Magluluto na naman tayo ng sabaw. So, ayan, kumukulo ng ating tubig. Hindi natin makikita. So, as usual, guys, ito yung dried coconut, nakat-cut ko na yan. So, ilalagay na natin yung dried coconut. Oh, mainit. So, ang ginamit ko ngayon na coconut, guys, ay tatlong medium sa laki. Ito naman kasi kalakihan na nga ito. Alam mo, parang yung makapuno pa. Ang laki. Ganun, kalaki. Pero dried lang kasi ito, guys. Smoke coconut. Parang ganun. So, iba pala ito yung smoke coconut, guys. Ngayon, lagyan natin ng fish belly, guys, or pakaw sa Chinese. Masarap ito, guys, sa soup. Mahal kaya nito, guys. Ayan. So, lalagyan ko ng 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pieces na ganito kalalaki, guys, ah. Ganito kalalaki. Pare-pareho lang ng laki, guys. 12 to. So, bago ko lalagay yan, lagay ko muna yung, as usual, hindi nawawala yung carrots. Ayan. Ayan. Ang pare-pareho, ay, ang talagang paborito ni Among Sok or sabaw. Ayan. So, ayan. Hindi rin lang wala, guys, yung paanang manok. Yay! Paanang manok. So, as usual, guys, hindi ko kinakat yung kuko niya para hindi lalabas yung manteka. Kasi pag naalis ito or nakat dito niya, ayan, talagang ang daming manteka sa taba, sa taas nitong soup. Ayaw na nga mo ko or Chinese ng ma-oily na soup or sabaw. Kaya lalagay na natin ito, guys. Ayan. Gustong-gusto nila kasi, guys, kasi hindi sila kakain ng kanin. Ito lang ang kakainin. Yung paanang manok. Ayan. So, 3 kilo ang aking nilagay, guys. Ayan. 3 kilo ito. Pero actually, yung matitira para bukas, ganun. So, 2 araw ang pag take nila itong sopas nila, soap nila. So, mamaya, after 1 hour, aalisin ko yung iba dito sa chicken feet para sa bukas ko ilalagay sa matitirang sabaw. Ganon katipid ang aking amo. Diba?
Ayan. Puno na. O, diba? Punong-puno na. At saka, meron din konting mussels na pork. $30 din ito, guys. Ayan. Lalagay natin. Huli na yan, eh. Nasana na sa loob to, eh. Ayan. At, eto, ito pa ang isang ingredients, guys. Maliliit. Ngayon, nakinuha ko na white flour or white fungus ang tawag dito, guys. Yeah, actually, di pa naisok ito. So, ayun. Naisok na. Nahulog. Isusok ko pa ito sa tubig, guys, para lalaki ito. Ayan. So, ngayon, ilalagay ko na rin yung eto, this belly. Sa pinakataas. Sabaw, guys. Ayan, lalagyan ko rin ng tubig. Ito, para masok na rin. Ganun. So, gagamitin ko yung distilled water ito, guys. Guys, ang ating nilolotong soup, punong-puno na. As usual, pakukulaan natin ito ng 3 oras, guys. 3 oras ang pakulo nito. Ayan, tapos, ayan, habang nagluloto, isinusok ko rin dito. Ito guys yung ating nilolotong sabaw. Nailagay ko na, so pakukulaan natin ito ng 3 oras ito, guys. Ito nila yung long soup. So, pakukulaan natin ito ng 3 oras. So habang nagpapakulo, nilagyan ko na rin ng tubig ito para lalambot ito. Ayan. So, ang ginagamit ko, guys, na tubig is yung distilled water. So, bali, dalawa yung distilled water namin. Ito yung ito yung normal na tubig natin. At saka, ito yung distilled water natin, guys. So, yan ang aking ginagamit sa pagluluto sa mga, ito, sa soup, sa paghuhugas ng mga kailangan maluto na. Ayun. Arte. So, hintayin na lang natin maluto ulit. Ito, guys. Yan. Mamaya, titingnan natin a few hours later. Ganun. Ayan. 1 hour na ito na bubol. At nag-iba na yung color ng tubig. Medyo na coconut. Ayan. Coconut ito.
Mahirap din maluto itong fish belly, guys. So, eto na. Ayan, nasok na yung ano, yung white flower. Ayan, malalaki na sila. Ayan, ganda na ano niya na. Hindi pa masyadong nasok ito, guys. Ayan. Kaya ba? Ayan, yummy, yummy soup. Mamaya pa guys, 2 hours pa.